hamon sa atin. Mabigat na panganib. Una, climate change. Pangalawa, West Philippine Sea. At para makita niyo kung gaano importante ito, si Presidente Pinoy Aquino, bihirang magbiyahe. Pero noong Disyembre, nagpunta siya sa Paris, France, para mag-attend ng konferensya tungkol sa climate change. Kasama yung mga 50 mga presidente, prime minister sa ibang bansa. 2 weeks ago, nagpunta naman sa Amerika, sa presidente. Nag-attend ng konferensya, President Obama at mga presidente, prime minister ng ASEAN. Anong pag-uusapan? Tungkol sa South China Sea, tungkol sa China, West Philippine Sea. Yan ang kasama sa mga advokasya natin ngayon. Binagit ko na yung climate change, ang auto niya, kaya naiintindihan ko kahit paano itong problema ito. Kasi ito, tatalakayin ka sa darating na kongreso, marami pang gagawin. Yung mitigation, kasi pag sinabi climate change, ano mga panganib niyan? Lumalakas yung bagyo, bumubuhos yung ulan, madalas bumaha, umiinit ang panahon, tumataas ang dagat. Kahit sa Los Bolivar, kung mapasok ang dagat ngayon, dati hindi nangyayari yan. Ito yung Yolanda. Nangyari na ito, mangyayari mo ulit yan. Yan ang dulot ng climate change. At hindi natin alam kung saan tatama yan. Tacloban una. Buntik na tayo ng mga nakaraan. Tingnan nangyari sa Tacloban. Yung dagat tumataas, dumulubog yung mabababang mga lugar. Yung mga creek, pwedeng bumaha. Masyado malakas. Ang buhos ng ulan. Ito yung mga panganib. Dahil sa climate change, yung dagat, pumapasok yung carbon dioxide, nasisira yung corals. Pag nasira ang corals, mamamatay ang isda. Pag namatay ang isda, pati tayo, delikado. Yung buhos ng ulan, sobrang lakas. Kaya madalas bumaha. At yan ay lalala. Kailangan pa mga programa na gagawin ng gobyerno para mabawasan ang panganib na ito. At importante na ang susunod na congressman naiintindihan ang climate change. At ang inyong likod, kahit na nakakaintindi na, dahil principal author ko, nag-aral pa rin ng tungkol sa climate change online. Global Warming, World Bank, Climate Change, University of Melbourne sa Australia. Nag-aral ulit Climate Change, University of British Columbia sa Canada. Kaya naiintindihan natin ito at kung sakali na ako'y pala rin, makakaasa kayo na ang boses nyo sa Kongreso, kung ako nandun, ay isang boses na nakakaintindi ng climate change. Alam kung anong gagawin para sa inyo. Ang mga solar projects natin. Ang sunod na panganib, West Philippine Sea. Ano ba yung West Philippine Sea? Yan yung inaangkin ng China, yung ating karagatan, yung ating teritoryo. Kaya naman, dahil nandyan, nagtatag ako. Yan, alam ko na noon na nagtatag ako ng movement and alliance to resist China's aggression, marcha, para matulungan ang gobyerno natin para labanan ang China. At hindi bago itong issue na ito sa akin, kasi baka bago, kasama ko sa Philippine Navy, taga-graduate ko ng Hamas, kami ang nagdala ng mga sundalo, mga armas, mga supplies, mga equipment sa Spratlys. Kasama tayo dyan. Ito ba, hapang nag-inisirap kami, ang mga armas, mga gamit. Ayan, alam mo kung nasan ako dyan, di ba? Ayan, nakikita nyo. Nung kahapon, nag-rally kami sa Makati sa harap ng Chinese Consulate. Ito, isa ako sa mga nuna dyan, kasama yung mga Vietnamese students. At tignan nyo, pinagkaguluhan tayo ng telebisyon para kunin ang aking opinion. Ang ibig sabihin, ginagalang nila ang opinion ni Roy Robles, kaya nagkaroon ng press conference dito at tinatanong ako. At nakakatuwa ko na si Roy Robles kahit na wala sa pwesto, yun yung wala ko sa pwesto, hindi ang congressman, hindi opisyal, pero parati ko niimbita sa National Defense College of the Philippines. Kaya nagdadalubasa ang mga general ng kernel para magbigay ng lecture tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang problema sa West Philippine Sea. Ito. Ito ang Pilipinas. Ito ang China. Ito dapat ang dagat natin, yung kulay blue na yan, no? Yan, ito ang dagat ng Pilipinas, ito ang dagat ng Brunei, dagat ng Malaysia, dagat ng Vietnam. Pero alam nyo, ang China, walang dahilan, walang basehan, biglang nagsabi,
itong South China Sea nito, ito amin lahat yan. Pumasok sa dagat natin. Alam nyo kung ilan ang inaangkin nila? 80% ng karagatan natin inaangkin ng China. Ano pa ang ginawa nila? Kinuha nila yung mga isla natin, yung malilit na isla. Ito ang Scarborough, ito ang Mischief Reef dito, malapit sa Palawan. Ito ang China. Sabi nila, ito amin. Nakita nyo? Parang yung taga-Tagig, no? Biglang nagpunta sa Makati, sabi nila, yung Sampaloc, amin yan. Kaya wala nga yung mga taga-Sampaloc sa amin na buboto. At yung mga lupa, amin na rin. Hindi lang yan, yung Scarborough Shoal, ito ang Scarborough Shoal, malapit sa Palis, ito ang China, sabi nila, amin yung Scarborough Shoal. At binunta ng mga barko nila, ito, binunta ng mga barko at inangkin nila. Ngayon, hawak nila yan. Ganyan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Ang laki ng naman, biro mo yung laman ito. Ang laman ito, isda, langis, natural gas, at siyempre teritoryo. Kayo ba? Kayo, di ba? May lupa kayo. Tapos biglang may isang malaking tao. May armas, inangkin yung 10% ng lupa niya. Ano gagawin niyo? Matutuwa ba kayo? Lalaban ba kayo? Kung 30% kinuha, lalaban ba kayo? 80% kinuha, tulad na ikawa dito. Magpapatayan ba kayo? Magpapatayan? Yan ang sitwasyon sa West Philippines. Yan ang pinaglalaban ni Roy Lugoles sa aking kapasamahan. At dito, kailangan po ng tulong dito. Kayo ba, sangayon kayo na ang gitan ng China ang West Philippines? Sino sa inyo ang nalaban? Tungkol dito, taas ang kamay. Sino sa inyo sasama kay Roy Lugoles para labanan? Sa kayo na kung si Roy Lugoles palarin at mabalik sa Kongreso, sabukat sa Kongreso, pag-uusapan pa rin ito. Anong pag-uusapan doon? Ano ba ang gagawin natin sa AFP? Ano ba ang gagawin natin para magpagtanggol natin ito? Ano ang budget ibibigay natin? Anong bakor ang bibili natin? Ano ang plano ang bibili natin? Kailangan nakakaintindi ng problema ang pupunta dyan, sabukat yan ang dalawang mahalagang isyu. Kaya makakaasa kayo na kung si Roy Lugoles ay makabalik sa tulong ninyo, paglalaban ko yan para sa inyo, para sa ating lahat. So, yan lamang po ang aking masasabi. Ulit ito yung tanong ko. Sino sa inyo magsasama kay Roy Lugoles para labanan sila? Okay, maraming salamat. Magandang gabi sa ating lahat. Thank you very much. Na pala, ang request ko lang, uwinin nyo, ikikwento nyo naman sa kapitbahay nyo yung sinabi ko. Tungkol kay Rico, tungkol sa team, bago Parañaque, walang congressman, independent ako, at siyempre yung pag-usapan natin dito na yung importante yung pag-usapan natin sa sinabi. Maraming salamat!